Ilocanos, the flag of the city of Manila, bearing our modern coat of arms, is now in the hands of our first female mayor, Honorable Maria Sheila Hani Lacuna Baha. Once again, the first female mayor of the city of Manila, Honorable Maria Sheila Hani Lacuna Baha. Gentlemen, we are about to do the photo opportunity with our, of course, our beloved Mayora, together with the family. Ladies and gentlemen, let us all hear the inaugural address of our Honorable Maria Sheila Hani Lacuna Baha. Mga minamahal kong kapwa Manileño, punong-puno ng kasiyahan ang aking puso habang binibigkas ko ang sagradong panunumpa sa bagong katungkulang ipinagkatiwala niyo sa akin. Dito mismo sa loob ng katedral, hinais kong gawin ito upang sa Panginoon tayo unang-unang magpuri at magpasalamat dahil lahat ng ito ay bunga ng kanyang perpektong plano. At sa kanya natin palaging hihilingin ang gabay at patnubay sa lahat ng ating mga iisipin, sasabihin at gagawin. Isang napakalaking karangalan na ako'y maging bahagi ng malawak at makulay na kasaysayan ng lungsod ng Maynila. Makalipas ng 451 taon, ngayon lamang sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng babaeng punong lungsod sa Maynila. Maraming, maraming, maraming salamat sa inyong lahat.
Kasabay sa karangalang ito ay napakalaking hamon na pamunuan at paglingkuran ang 6 na distrito, 896 na barangay na may halos 2 milyong mamamayan ng Maynila. Sa pagtupad ko sa aking katungkulan, dala ko ang 3 dekada kong karanasan sa serbisyo publiko. Simula sa pagiging doktor sa pampublikong pagamutan, konsehal, direktor ng Department of Social Welfare, hanggang sa pagiging vice mayor. Masasabi kong dahil sa tulong at suporta ng lahat ng aking mga nakasama sa paghatid ng mga serbisyo at benepisyo diretso sa tao. Maraming salamat sa lahat ng aking mga naging katuwang sa Manila Health Department, Ospital ng Maynila, Ospital ng Tondo, Sangguniang Panlunsod, sa mga kawani ng Manila Department of Social Welfare at sa lahat ng bumubuo sa pamalan lunsod ng Maynila. Tunay nga na ang buhay ay serya ng karanasan. Bawat takbo ay nag-iiwan ng mahalagang aral. Mga aral na kung minsan ay hindi natin agad nauunawaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkakaroon din ng kalinawan at tila nagsasabing na pagsikapan naman pala nating malampasan at mapagdunggumpayan ang mga dinaanan nating pagsubok. Ang lahat ng ito, tagumpay man o kabiguan, ay nagtulak sa atin upang magpatuloy sa pagsulong. Sabi nga ng Greek philosopher na si Plato, "There are many arts among men, the knowledge of which is acquired bit by experience. For it is experience that caused our life to move forward by the skill we acquire, while want to experience subjects us to effects of chance." Maraming salamat sa mga karanasang nagpalalim sa aking kamalayan, nagpalawak sa aking kaalaman, nagpatibay sa aking kasanayan at nagpatatag sa aking buong pagkatao. Sa pagpasok ko sa mundo ng politika noong 2004, para bang lagi tayong sinusundan ng kapalaran, mga di inaasahang pangyayari ngunit tila sadyang itinakda ng tadhana. Ang pangunahing nagsilbing lakas at inspirasyon ko upang magpatuloy ay ang mga papuri ng mga tao tungkol sa aking ama na si dating Vice Alcalde Danilo B. Lacuna. Sabi nga, ang naghahasik daw ng kakaunti ay mag-aani rin ng kakaunti. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Daddy, asan ka? Daddy, thank you very much. Sa lahat na ibinahagi mong kabutihan sa mga Manilenyo. Dahil sa'yo, pinagkatiwalaan ako ng mga taga-Sampaloc na maging konsehal ng 3 termino. Dahil sa'yo, naging vice mayor din ako. At higit sa lahat, dahil sa'yo, ako ay nagsikap na matuldukan na ang matagal na kasabihan na ang mga Lacuna ay pang vice mayor lang. Sana, kahit man lang sa isang saglit, kahit ngayong araw lang, ay maging malinaw sa iyong isip na mayroon ka ng anak na mayor. Maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na kasama ko pa po ang tatay ko at nasaksihan pa niya
ang katuparan ng matagal na niyang pinapangarap. Daddy, higit sa lahat, ito ay para sa iyo. Promise, I will make you very proud of me. Mommy Dai, thank you very much. Dahil hindi ka lang ang ilaw ng tahanan, bagkos nagsilbi ka pang haligi ng buong pamilya. Lalong-lalo na nitong mga nakaraang taon, sa kabila ng sobrang pag-aalaga mo kay Daddy na umuubos na ng iyong panahon, nagagawa mo pa rin paglaanan kami ng oras sa lahat-lahat ng aming mga pangangailangan. Sa aking mga kapatid, Lay, Dennis, Lisa at Philip, at sa kani-kanilang mga pamilya, maraming salamat dahil ni minsan ay hindi niyo ako pinabayaan. Sa aking mag-ama, kay Doc Box at Lucia, ang aking mga number one fan, Ga, China, higit sa lahat, sa inyong dalawa ako humuhugot ng lakas. Kasama ko kayo sa lahat ng aking mga pangarap. Thank you very much. Sana patuloy ninyo akong bigyan ng pangunawa, pasensya, sakripisyo, at pagmamahal. I love you very, very much. Ang nagdaang tatlong taon ay nagbigay sa akin ng higit na inspirasyon upang lalong magpursige at magpunyagi sa paghahatid ng mga makabuluhang programa at proyekto sa ating mga kababayan. Lalong nagpatingkad sa uri ng ating pagsiservisyo sa bayan ang ipinakitang galing, dedikasyon at malasakit sa kapwa. Naipakita niya sa ating lahat ang kanyang magagandang pangarap para sa bawat isang batang Maynila. Ipinadama niya sa akin ang kanyang pagtitiwala. Itunuring niya akong isang partner, ate, katuwang sa lahat ng mga gawaing bayan. Ni minsan ay hindi ako nakaramdam na ako ay isang spare tire lamang. Hinayaan niyo akong magningning sa aking pagiging isang doktor, lalo na nitong panahon ng pandemya. Nahihanda niya akong mabuti upang may pagpatuloy ang pagsasakatuparan ng lahat ng aming nailatag na ng mga programa sa minamahal nating lungsod. Mayor Isko Moreno Dumagoso, maraming salamat po sa inyo. Boss, umasa ka, hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Huwag niyo po akong pababayaan. Diyan lang po kayo sa Gedli. Sa lahat ng mga nagtiwala, sumuporta, nagmahal, hindi bumitaw sa aking pamilya, sa Ascenso Manileño, sa aking mga kaisa, sa aking mga honeybees at kaagapay, sa mga barangay officials, sa iba-ibang mga samahan at lalo na sa 538,595 Manileño. Maraming salamat po sa inyo. Ang aking pagiging isang babae ay hindi kailanman magiging dahilan upang tayo ay maging matatag
at epektibong leader ng bayan. Handang-handa na po tayong pangasiwaan ang lahat ng mga programa, proyekto, serbisyo at gawain ng ating pamahalaang lungsod. Paiiralin natin ang lahat ng mga batas at ordinansa na tumutugma sa kasalukuyang kalagayan ng ating bayan. Pananaigin natin ang mataas na paggalang sa karapatan ng bawat isa at patuloy na isusulong ang pagkakapantay-pantay. Anuman ang kasarian, paniniwala o kalalagayan sa buhay. Gagamitin natin ng tama ang yaman at pananalapi ng lungsod at titiyakin na mapagtutuunan ng pansin ang mga pangunahing pangangailangan ng bawat isang Manileño. Ipagpapatuloy natin ang pagpapagawa ng mga kumpletong pasilidad para sa kalusugan, kaayusan, kapayapaan, kasaganaan, at kapanatagan ng lahat ng mamamayan ng Maynila. Asahan nyo ang patuloy na paghahatid ng dekalidad na serbisyo, pangangalaga sa ating mga lolo't lola, sa mga may kapansanan, solo parent, mag-aaral at guro, sa mga pampublikong paaralan, kapulisan, mga kawaninang pamahalaan at mga ordinaryong mamamayan. Sa unang araw ng aking panunungkulan, hikayatin natin ang ating mga kapwa lingkod bayan sa loob ng City Hall upang tiyakin ang kaayusan at kalinisan sa bawat sulok ng ating mga tanggapan at ituturing natin ito na parang sarili nating tahanan ng ating pangangalagaan. Naniniwala ako na ang kalinisan at kaayusan ay hindi bagay na likas sa kaugalian. Bagkos ito ay dapat matutunan at nakakasanayan. Dapat natin itong linangin, isabuhay at palaging gawin. Nang sa gayon, magkakaroon tayo ng isang positibong kaugalian na mapanatili sa ating isip at puso ang masaya, malusog, simple, maayos at kasiyasiyang kapaligiran. Sabi nga sa isang aklat na may pamagat, "Dream big, see your bigger picture," ni Israel Moore Ivor. Be inspired, raising the bar of excellence in your life every day. Act better than before. Grow higher than usual. Think faster than normal. Ito ang magsisilbing panuntunan natin sa susunod na 3 taon. Sisikapin nating patuloy na itaas sa antas ng panunungkulan, ibibigay natin ang mataas na uri ng paglilingkod at lalo pa nating pagbubutihin na maging masinop, epektibo at epesyente sa mabilis na paggogobyerno. At kayong lahat ang magsisilbing inspirasyon ko sa bawat araw. Ang tanging hiling ko lang ay ang inyong buong pusong pakikiisa, pakikipagtulungan at kooperasyon. Nasa akin man ang katungkulan, pero nasa inyo ang higit na kapangyarihan. Magiging matagumpay lamang ang aking pamamahala kung kaisa ko ang bawat isang Manileño at Manileña. Humaharap po ako sa inyo ngayon bilang isang ate, isang ina, ang inyong door-to-door na doktora, ang inyong kauna-unahang babaeng mayor ng Maynila, kasama ang ating bagong vice-alcalde, Yul Servo Nieto, at ang lahat ng mga konsihal
na bumubuo sa 12th sanggunian panlunsod ng Maynila. Manalig at magtiwala tayo sa isa't isa. Sama-sama tayo sa pagpapatuloy ng maayos na pamamahala para sa mas masigla at maunlad na bagong Maynila. Pagpalain tayo ng Poong Maykapal. Maraming maraming salamat at isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mabuhay, Mayor ng Lungsod ng Maynila, Mayor Maria Sheila Hani Laguna Pangan. Mga kababayan, tayo ay magbigay pugay sa 28th alkalde ng Lungsod ng Maynila, Mayor Maria Sheila Hani Laguna Pangan. Up next, ladies and gentlemen, we shall have the photo opportunity with the City of Manila's Mayor together with Vice Mayor John Marvin. You'll see